Tatlong dekadang nagtrabaho sa ibang bansa bago naging resort owner sa Balanga, Bataan, si Leonardo Austria. Pero ang 8.3 million pesos ng kanyang perang pinaghirapan, matatangi lang pala ng mga budol-budol. Nagsimula lang daw ito nang i-post ng anak niya sa Facebook ang kanyang address at telephone number kaugnay sa pinuupahan nilang apartment at isa pang property sa Baga. Kalaunan, may lumapit daw sa kanya mga ahente na interesado sa ari-arian na may kasabwat pang importer kuno. Itong isang maliit na box na to ay worth 24,000. Pag nakakuha ka bilang middleman o nakakita ka, finder's fee na tinatabag, may 1,000 na in every small box. So, nangangahulugang magiging 25,000 yon. Ang 1,000 sa'yo, ang 24,000 sa kwan mo, importer mo. Nagbayad daw siya ng paunang 1,000,000 piso sa isang Antonio Laugan alias Manny. Kasunod nito, 250 kahon ng di-umano'y chemical preservative ang dinala sa kanya. Nang buksan kalaunan, ang laman pala ng mga kahon. Pinagdala ko sa crime lab. Ayun, gaw-gaw. Starts. Ang nakatransaksyon niyang si Laugan, nadakip sa Laguna, at isa pang si Jonathan Asuncion alias Engineer, timbog naman sa Caloocan. Itinanggi nila ang mga bintang. Hindi naman ako involved doon eh. Idinawit lang ako ni Wilfredo. I never been here in Bataan. I never received 1,000,000. Tsaka hindi ko pirma yung pirma doon. Sa investigasyon ng mga pulis, hindi lang sa Bataan nag-ooperate ang gaw-gaw budol-budol. Ang budol-budol na gaw-gaw group na to is nationwide. Mga nag-report pala ang mga nagsampa ng kaso ay nasa more or less 50 million. Eh, may natitira pang mga hindi nag-report. Patuloy ang pagtugis sa limang iba pang suspect. Payo ng otoridad para hindi mabiktima. Alamin naman muna nila kung lehitimo yung binibenta produkto, lehitimong ahente o supplier yung taong nagsasabing supplier sila ng kung ano man produkto. Victoria Tulad, GMA News.